samantala, silipin naman natin ang sitwasyon ngayon sa mga flood-prone area sa Pasig at Cainta. Live mula sa Pasig City, may report si Maris Romali. Maris? Jessica Tila, na ulit nga itong takot at peligro na idinulot ng bagyong Ondoy at maging ng mga nakaraang habagat para sa mga residente dito sa may Ortigas Extension. Matapos nga bumuhos ang walang tigil na ulan mula pa kanina madaling araw na nagdulot din ng matinding pagbaha. Umabot hanggang leeg ang baha dito sa looban ng St. Joseph Subdivision sa Ortigas Extension, kaya natrap ang maraming mga residente sa kanilang tahanan. Sumama kami sa isinagawang rescue operations ng mga kawani ng AFP at BFP. Magmula pa kanina madaling araw, wala na raw tigil yung buhos ng ulan dito sa may Ortigas Extension. Wala na rin humpay yung isinasagawang rescue operations nitong mga kawani ng Philippine Army, katuwang yung Bureau of Fire Protection. Pero ganito yung sitwasyon na sinusuong nila. Dahil sa lakas ng current o yung agos, talagang pahirapan yung isinasagawa nilang rescue operations. May mga lubid pang itinali ang mga residente para may mahawakan sila sa kanilang pagsuong sa baha, bagay namang nakapagpabagal sa takbo ng rescue boat. Kalauna, narating din namin ang tahanan ng mga nais magpa-rescue. May kasama pang mga bata at aso. Baka po kasi lumakas yung ulan eh, tapos kumas pa yung tubig. So, mas safe kami outside. Ang mga lalaki namang ito sumabay sa rescue boat hindi para makaligtas sa baha, kundi para makabili ng pagkain ng kanilang pamilya. Hindi po namin alam kung gaano katagal to eh. Kaya kailangan talaga namin bumili. Pagtas niya ma'am, siguro ma'am mga every hour, malaki yung pagtas din ng tubig eh. Na-observe ma'am siya. Hindi siya umuho pa eh. Hindi ba delikado rin para sa inyo? Wala po kayong magawa ma'am. Ito ang tungkulin namin eh. Papanindigan po namin. Pero may ilan naman pinili pa rin manatili. Ang iba na hindi na rescue, nagkanya-kanya ng diskarte para makaalis sa binahan nilang bahay. Ang lalaking ito sumakay sa isang flotation device at nagpalutang para makapunta sa lugar na mas mababa ang baha. Malalim sa Villarica. Magkasaan? Lampas sa akin. Lampas tao. Nakapupunta? Doon sa Super 8. Ano ba din mo? Bibili ang pagkain. Si Lolo naman isinakay pa sa batsya ang mga gamit. Malalim. Malalim ang tubig eh. Hanggang liig. Kailangan pa po bang i-rescue doon? Meron pa. Meron mga tao pa ron. Dito sa aking kinatatayuan ngayon dito sa Santa Lucia, sa Ortigas Extension, hanggang 20 na po yung baha. Pero ang mahirap talaga rito, hindi kasi steady o still yung baha, kundi napakalakas po ng agos at ramdam na ramdam ko. Halos matulak na nga po ako rito sa kinatatayuan ko. Umapaw na raw po kasi yung tubig doon sa creek sa may looban ng St. Joseph Subdivision, dahilan para magtuloy-tuloy yung pagtaas ng baha. Pero mapapansin niyo po no, na kanya-kanya pa rin diskarte itong mga residente. Talagang sinusuong nila itong baha na ito para makarating lang sila, makauwi sila sa kanilang mga tahanan. Sa lakas ng agos, pati ang mga sufang ito tinangay. Gayunpaman, sumuong pa rin ang mga residente. May mga sumakay sa improvised na sasakyang ito. Merong nakiangka sa truck. Meron din namang naglakad na lang. Pag ganitong yung condition, makakaram ka man talaga ng takot eh. Masyado mabilis, kasi akala as of 12 noon pa, nasa gate pa yung ano eh, yung tubig. O mga around 3 o'clock na, pumasok na siya sa sala namin. Jessica, tuloy-tuloy naman yung isinasagawang rescue operations. Yung ilan dinadala dun sa munisipyo ng Cainta, yung iba naman sa mga kalapit na mga evacuation center. Jessica? Mm-hmm. Maris, paalalahanan lang kita at lahat po ng sumuong sa baha ngayon, yung leptospirosis, dapat mag-ingat. Pag lumusong sa baha, abay, linisin pong mabuti yung inyong mga paa at yung mga may sugat. Nako, delikado ho yan. Maris? Oo, Jessica, yun nga rin ang paalala natin. Although tayo naman, talagang siniguro natin na meron tayong sapat na mga gears no, para hindi talaga tayo maging prone o hindi kaya malagay natin yung sarili natin sa peligro. Pero kanina, Jessica, ang dami nating mga nakita na mga residente rito na talagang sumusuong at nakapaa lang sila. Yung iba, naka-shorts lang. At nung sinabi natin sa kanila kung hindi ba sila natatakot dun sa banta ng leptospirosis, sabi nila natatakot pero wala naman daw silang magagawa dahil kailangan talaga nilang makarating sa kanilang mga tahanan, Jessica. Jessica? Okay, Maris,
yung kainta, medyo noticeable lang base dun sa mga tweets at yung mga text na nabasa ko sa ating news scoop mula kanina umaga. Parang bigla daw tumaas din yung tubig at napakataas. Yung iba nagsasabi, mas mataas pa raw kesa sa level ng Undoy. Oo, Jessica. Actually, iba-iba yung mga accounts nila. Merong iba nagsasabi na mas matindi pa rin naman daw yung sa bagyong Undoy ano, na talagang inabot hanggang sa mga bubungan ng kanilang mga tahanan yung baha. Pero meron din tayong mga nakausap, especially yung mga last two soundbites na pinalabas natin na kani-kanina lamang. At sinasabi talaga nila, hindi daw nila ito dinanas nung Undoy dahil dati hindi raw pinasok yung kanilang tahanan. Pero ngayon daw, eh talagang in a matter of a few hours talagang tumaas bigla yung baha at pumasok din sa kanilang living room. So talagang nabigla sila, nagulat sila, and dagdag na rin dito yung trauma, no? At yun yung sinasabi rin nila sa atin na talagang hindi daw nila inaasahan yung ganito kalakas na pag-ulan at walang tigil din, Jessica. Maraming salamat sa iyo, Mariz Umali.